Ngayong patapos na ang taon, na-achieve mo ba ang iyong body goals? Dito sa Kalbayog sa Samar, ang ilang mga kabataan, hindi pagpapapayat ang iniinda, kundi ang pinapangarap nila, porta o pagpapalaki ng mga patpati nilang katawan. At sa mga gusto raw na agad-agad magkaroon ng laman-laman, ang mga binata rito, meron daw iniinom na itinuturing nilang bitamina na kaya raw magpataba at magpalaki ng katawan na bibili nila kahit daw walang reseta. Nagkalat pa sa online stores. Marami pong mayroon ng gamot dito sa amin. Marami tuloy ang nahihikayat dahil meron ding good reviews. Effect sa akin, tumaba naman ako. Pero ang iba, sa halip na gumanda ang katawan, na uwi sa ospital. Uy, Didi, huwag kang paghinahina. Magaling ka. Parang patay na siya talaga. Ang iniinom nilang ito, nakatataba at nakabubuti ba talaga o nakasasama? Isa sa tumangkilik ng trending na bitamina, ang anak ni Mary Joy na si Joel. Tinutukso siya ng kaibigan niya kasi payat daw siya. Naliligaw siya dati. Sabi ng liniligawan niya, payat mo naman, J. Kaya nito lang Abril, si Joel sumubok uminom. Ito po yung iniinom ng anak ko na gamot. Yung isa maliit, yung isa malaki. Tig isang tableta ng dalawang magkaibang gamot ang kailangan daw inumin pagkatapos kumain. Pag inom yan, katapos kumain sa gabi, nakita ko siya na tumaba. Kaya nung naubos ang mga gamot na bigay ng kanyang kaibigan, si Joel bumili pa ulit. Pero makalipas lang ang ilang buwan, si Joel unti-unti na raw may naramdaman. Sumasakit daw ulo niya, tapos hindi siya kumakain. Nag-seizure siya dito sa bahay. Yung ulo niya nakasubsubo po, tapos sumusuka na po siya sa baba. Agad siyang isinugod sa ospital. Parang patay na siya talaga. Sabi ko, G, huwag mo ako iwanan. Tapos iyak na iyak. May kinalaman nga kaya ang ininom na mga gamot ni Joel sa pag-aagaw buhay niya ngayon? Sa tingin po namin, ma'am, yun talaga ang gamot na ininom niya. Yun ang dahilan papunta na siya sa ospital. Wala po siyang bisyo. Wala po kami history na epilepsy. Ang binatang si Peter John, nahikayat din daw bumili ng tabletang yon. 1,000 pesos ang isang box na may laman ng dalawang klase ng gamot. Gusto ko pa sanang tumaba o maging maskulado ba ang katawan. Minum po ako ng gamot na yon nung 2021. Sabi ko po kasi ilang weeks lang tataba ka na 2022, medyo tumaba na po ako. Tumaas man daw ang kumpiyansa ni Peter John, hindi niya inakala na ang magiging kapalit naman ito pagbagsak ng kanyang katawan. Noong June 2023, sinugod po ako sa ospital, namaga po yung mukha ko, paa ko, umaga pa naman na parang bumagsak po yung immune system ko po. Nagkaroon po ako ng UTI, tumaas po yung uric acid ko. Possibly ganun po ang nangyari sa akin sa gamot na yun. Ang magbabarkadang sina Gerald, Melvin at Mike, hashtag body goals din magkaroon ng maskuladong katawan. Pero dahil nabagalan daw sila sa pagbabago ng kanilang katawan sa pag-workout lang, sinabayan daw nila ito ng inom ng trending na vitamins. Sinabi ko po sa mga kabarkada ko na subukan nila na uminom. Pero makalipas lang ang ilang buwan, sabay-sabay rin daw silang nakaramdam ng kung ano-anong side effects. Umiinom po yung tuhod ko. Inaantok po ako palagi. Malali pa rin akong mapagod. Atay, gano'n sumasakit. Natatakot na kami na gamitin yung gamot. Anong klaseng gamot nga ba ang mga ito? Ang trending na mga gamot. Tinukoy na dexamethasone at cyproheptadine hydrochloride. Ang light orange na tableta, ang dexamethasone na isang uri pala ng steroids o gamot para maibsan ang pamamaga sa katawan. Inirereseta ito sa mga may autoimmune disorder o yung mga mahina ang resistensya ng katawan. Ang cyproheptadine hydrochloride naman na dark orange ang kulay, isang uri ng antihistamine, gamot para sa allergy. If misused in an average healthy person na hindi talaga nila kailangan,
magkakaroon ng talaga suppression ng immune system, risk for infection, gastrointestinal bleeding. Tapos yung siproheptadine din, no, when misused din siya, meron siyang effect sa brain. Pwede rin magdulot ng abnormal na pagtaas ng timbang, dexamethasone and other steroids pwede mag-cause ng retention ng tubig sa katawan. Kaya may panandalian o may short term na pagtaas ng timbang. Pero not necessarily dahil tumaba ka, dahil tumaas yung muscle mass. Kapag misused at masyado matagal ginamit ito, tapos masyado mataas yung dosage, nagkakaroon ng build up ng fluid at ng tubig sa iba-ibang parte ng katawan. Paglilinaw ng mga eksperto, ang mga gamot na ito hindi classified bilang bitamina o vitamins at mabibili lang dapat kung may reseta ng doktor. Ang Food and Drugs Administration makailang beses na rin naglabas ng advisory tungkol sa maling paggamit ng mga gamot na ito. Kapag po ang isang establishment or nagbebenta sila ng isang prescription drug na kailangan po ito po ay dinidispense sa isang pharmacist, kailangan po may pinapakita rin tayong prescription, nababiolate po natin yung Section 33 po ng Republic Act 10918 o yung tinatawag natin yung na New Pharmacy Law. May penalty po na imprisonment na 1 year to 10 years po and fine na 50,000 to 500,000 pesos. Iwasan po natin bumili ng mga RX drugs or yung mga gamot na kinakailangan ng prescription sa online. Magsasagawa po kami ng health promotion sa mga barangay. Itigil na po nila ang paggamit unless prescribed po ng doktor nila. Samantala, matapos maisugod sa ospital, si Joel nagkamalay. Mabuti na lang, ma'am, na buhay yung anak ko. Siya lang kasi yung tumutulong sa akin. Dito, parang masip, kanina pa. Pero nakaratay pa rin sa higaan ang dating malaman niyang binti at braso muling nangayayad. Hindi siya masyado pa makausap. Nitong Webes, sinamahan si Joel ng aming team para sa kanyang follow-up check-up. There's an infection in the brain, neoplastic formation, brain tumor. Patient was advised for neuroconsult. Mga gamot na iniinom niya, wala siyang kinalaman dun sa bukol na kung tawagin sa utak. Ang pwede lang talaga na maging epekto sa utak, yung sa mood, kasi yung mga bukol na yon pwedeng infection, may chance naman na mag-recover. Para makatulong, ang aming team nagpaabot ng financial assistance kay Joel. Masakit po yung malaman ko na ganun pala yung sakit ko. Sana matulungan ako na humaling. Pagdating sa ating kalusugan, huwag basta-basta magpapadala sa trending o uso. Pakinggan lagi ang mga eksperto para maiwas sa peligro. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.